Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa high school league, mag-uumpisa na nga ang training ng koponan ng Shouko. Habang sila Sakuragi at Rukawa ay ibang training ang gagawin sa kamay ni Coach Ansai na talaga namang ikinatuwa ni Sakuragi. Dahil ang akala nito ay makaka 1-on-1 niya na si Rukawa at magagawang matalo. Ngunit, hindi ito ang plano ni Coach Ansai dahil may dumating na isang matanda na may dalang manlalaro na makakalaban nila Rukawa at Sakuragi sa practice game. At dito na nagtatapos ang Chapter 98 ng High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 99 ng High School League. Sinimula na nga nila Ayako ang kanilang training na ibang malalaro ng Shouko. Habang itong sila Coach Ansai, Sakuragi at Rukawa ay nakarating na nga sa bakanteng lote na pag-e-ensayuan nila. At nang nagwa-warm up na itong sila Rukawa at Sakuragi, may isang biglang dumating na matandang lalaki sa bakanteng lote. At laking gulat nila Hanamichi at Rukawa dahil na nga so familiar sa kanila ang mukha ng matandang dumating. Oh, andyan na pala ang inyong mga kalaban! Rukawa, Sakuragi, siguro naman kilala nyo na ang matandang yan. Dahil yan lang naman ang matandang nagturo sa inyo sa Winter Tournament. Ang matandang naging back-to-back champion ng Winter Tournament noong kapanahunan niya pa. Yan ang sabi ni Coach Ansai. Tandang bigote? Pero anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na kayong dalawa ni Coach Ansai ang aming mga kalaban ni Rukawa. Yan ang sabi ni Hanamichi. Nang biglang nagsalita itong si Rukawa. Gunggong ka talaga. Bukod sa mahina na yung utak mo, ang bagal mo pa pumake-up. Hindi si Tanda at Coach Ansai ang ating mga kalaban, kundi yung dalawang manlalaro na nasa likuran ni Tanda. Tama ba ako, Tanda? Yung dalawang aming mga kalaban? Yan naman ang pagtatanong na sabi ni Rukawa. Tama ka nga, Rukawa. Itong dalawang to ang inyong mga kalaban ngayon sa inyong practice game. At nanggaling pa ito sa Las Vegas. Kaya naman, tinitiyak ko sa inyo na hindi basta-basta ang dalawang ito. Dahil itong dalawa lang naman ang pinakamalakas na power forward at small forward sa Las Vegas. Kaya naman, sinisigurado ko sa inyo na mapapalaban kayo sa dalawang ito. Yan ang sabi ng matandang nagturo kila Sakuragi at Rukawa noong Winter Tournament na naging dahilan upang manabik-bikla itong si Rukawa at Sakuragi sa kanilang ensayo. Aba, okay to ah! Isang malaking pangangatawa na power forward at isang matangkad na small forward. Mukhang magandang ensayo to para sa amin ah! Sige na, tara na tatang, simulan na natin ang ensayong ito. Yan ang sabi ni Hanamichi, na talaga namang nanggigigil na makalaban ang dalawang dinala ng matanda. Oo nga, huwag na natin itong patagalin pa, simulan na natin ang ensayong ito. Ngunit, ito lang ang maipapayo ko sa inyong dalawa na galing sa Las Vegas. Huwag kayo magpipigil sa ensayo natin na to, dahil hindi kami magpipigil. At huwag nyo kaming mamaliitin dahil hindi kami katulad ng mga nakakalaban ninyo na mahihina lamang. Yan naman ang sabi ni Rukawa na talaga namang naging seryoso na. Habang itong si Coach Ansai at Tanda ay talaga namang natutuwa sa inaasal ni Rukawa at Hanamichi. Kaya naman, napagdesisyon na nila na umpisahan na ang kanilang ensayo. Ngunit, bago magsimula ang kanilang laban, nagpakilala muna ang dalawang manlalaro na galing sa Las Vegas. Ako nga pala si Yuji. At ako naman si Chiyo. Sana maging maganda ang ating laban. At huwag kayong mag-alala ng dalawa. Dahil sa seryosohin namin ang ensayo na ito at hindi namin kayo mamaliitin. Dahil alam namin na kayo ang nagkampyon sa Winter Tournament. At kasali kayong dalawa sa Mythical 5 at MVP ng Winter Tournament. Kaya naman, hindi dapat namin kayo maliitin. At sinabi din ni Tanda sa amin na kayong dalawa daw ang pinakamahusay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Kaya naman, nakatitiyak kami na mahusay talaga kayong dalawa. Ngayon, tara na at simulan na natin ang ensayong ito. Yan ang sabi ng mga taga Las Vegas. Sabay sinimulan na nila ang kanilang practice game. At sa pagkakataon na ito, hawak na ng taga Las Vegas ang bola. At dinadala na ito ni Yuji papunta sa kanilang basket.
Okay, game na, Chiyo. Ipakita natin sa dalawang ito ang teamwork ng taga Las Vegas. Ngayon, bigyan natin sila ng magandang pagbate. Isang pagbate na tiyak na mabubuhayin sila. Yan ang sabi ni Yuji. Sabay dribble ng bola. Habang itong si Rukawa naman ay agad na tinao itong si Yuji. Ikaw ba talaga ang pinakamahusay na small forward sa inyo? Pwes, kung ikaw nga talaga, siguro kailangan ko din galingan gusto upang mapatunayan ko sa'yo na mas magagaling ang small forward ng Japan kaysa sa Las Vegas. Yan ang sabi ni Rukawa, sabay dumipesa na ito ng sobrang higpit. Habang itong si Yuji naman ay biglang ngumiti nang nakakaloko kay Rukawa. Mukhang nagkamali ako ng iniisip sa'yo, Rukawa. Akala ko pa naman ay nakakatakot ang isang katulad mo na MVP sa inyo. Pero hindi pala. Dahil ang depensa mo ay parang isang ordinaryong galaw lamang na malalaro sa amin. Yan ang sabi ni Yuji. Sabay spin moves ang sobrang bilis papunta sa kaliwang depensa ni Rukawa. Ngunit, agad din naman itong nadepensahan ni Rukawa. Subalit, laking gulat ni Rukawa. Dahil na nga sa biglang nag-double crossover pa itong si Yuji. Pakaliwa nitong si Rukawa na naging dahilan upang tuluyan ang makalusot nitong si Yuji sa depensa nitong si Rukawa. Nagawa niya akong malusutan ng ganun lang kadali? Grabe! Napakabilis ng kanyang ginawang double crossover. Hindi ko man lang ito nagawang sundan agad. Nakainis! Mas mahusay pa pala siya sa aking inaasahan. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang itong si Yuji naman ay nakalusot na nga kay Rukawa. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. At sa pagkakataon na ito, wala na nakasabay pa kay Yuji. Dahil na nga sa mahigpitan na box out nitong si Chiyo itong Sanamichi sa ilalim ng basket. Kaya naman, nalibre na itong si Yuji at nagawa niyang maipasok ang bola sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha nila ang unang punto sa kanilang practice game. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at si Rukawa ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. Nakainis ah! Sila ang nakauna sa amin. Imbis na kami ang dapat magbigay ng pagbati sa kanila, sila pa ang gumawa nito at sa nakakainis na paraan pa. Ngayon, humanda kayo mga taga Las Vegas dahil babawi agad kami. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay sinimulan na ang pag-dribble ng bola. Nang biglang nagulat itong si Rukawa. Dahil ng pag-dribble ni Rukawa ng bola papunta sa kanyang kanang kamay, bigla itong nawala sa kanya. At ng pagtingin nito, hawak na ito ni Yuji papunta sa kanilang basket. Ang bilis niya! Pero paano niya inagawa ng ganun lang kadali? Grabe, hindi ko nabasa ang kanyang galawa. Kahit nakatitig na ako sa kanyang mga mata, hindi ko pa rin makita ang kanyang binabalak na gawin. Nakapikon, nakadalawa na siya sa akin ah. Yan ang inisasabi ni Rukawa sa kanyang sarili. At nang hawak na ni Yuji ang bola, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Chiyo. Habang itong si Chiyo naman ay dali-dali nang idinidribble lang ang bola papunta sa kanilang basket. At itong si Anamichi naman ay mabilis ding tumatakbo para habulin itong si Chiyo. Ngunit, laking gulat ni Anamichi. Dahil na nga sa hindi niya malang maabutan itong si Chiyo sa pagtakbo. Bakit parang sobrang bilis ng lalaking ito sa pagtakbo? Sa laki ng kanyang katawan, nagagawa niyang tumakbo ng ganyang kabilis. Imposible ito, dahil mas malaki pa ang kanyang katawan kumpara kay Akagi. Kaya naman, hindi dapat siya nakakatakbo ng ganyang kabilis. Yan naman ang sabi ni Anamichi sa kanyang sarili. Habang itong si Chiyo naman ay nalibre na nga sa ilalim ng basket. Kaya naman, agad itong tumalon at gumawa ng isang layup. At nagawa niya itong maipasok sa kanilang basket na naging dahilan upang madagdagan pa ang kanilang score. 4-0, pabor sa team ng Las Vegas. Habang itong si Anamichi naman ay biglang tumingin kay Rukawa, sabay sinisi ito ng sobra. Hoy Soro, umayos ka nga! Dahil sa ginagawa mong kapabayaan, naka-apat na puntos agad tuloy sila sa atin. Pabigat ka talaga sa akin, Soro. Ngayon, ako naman na magdadala ng bola. Dahil baka makuha na naman sa'yo ito kapag ikaw ang nagdala. Yan ang sabi ni Hanamichi. Habang itong si Rukawa naman ay hindi na kumibu pa. At seryosong nakatingin na lamang sa kanyang kalaban. At dito na nagtatapos ang Chapter 99 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.